Hey guys, welcome to my first vlog! So yun, for today's video, pag-uusapan natin tungkol sa course ko, Bachelor of Science and Development Communication, kung ano nga ba yung characteristics, traits, attitudes na dapat meron ng isang DevCom practitioner. Titignan ko kung meron na ba ako ng mga characteristics na mababanggit ko mamaya. So number one sa listahan ko is creative. So alam niyo naman siguro yung meaning ng creative, diba? Kasi pag dev, pero pag dev ko pa kasi, gagawa ko yung posters, videos, iba't ibang papers na kailangan comprehensive. Hindi lang basta meron kayong gawa. Kailangan nakadepende dun sa target audience mo. Then, creative ba ako? Oo, siguro. Oo, kasi marunong ako. Resourceful ako. Next is yung adaptable. So, yun. Bilang devcom, kung saan community ka mapupunta eh. Iba't ibang sitwasyon yung mapapasok mo. So, dapat ready ka na i-adapt yung mga yun. So, bilang devcom, maraming field eh. Kumbaga, hindi lang dapat marunong kang maggawa ng paper, magsulat, kailangan marunong ka rin mag-edit, kailangan gumawa ka rin ng ganito, ganyan. Dapat iba-iba yung kaya mong gawin. Adaptable ba ako? Hindi. Feeling ko hindi kasi mahirap akong mag-adjust na klase ng tao. So, pinag-aaralan ko pa. Next is sociable and outgoing. So, syempre, paano ka ba makikipag-communicate? Kailangan mong makipag-usap. Kailangan mong mag-approach. Tsaka dapat confident ka sa pagiging sociable mo, di ba? Kasi, paano maniniwala yung tao sa mga sinasabi mo kung hindi ka naman confident? Yeah. So, sociable and outgoing, feeling ko hindi ako ganun. Kasi I grew up being an introvert. So, parang yun yung challenge ko bilang devcom, yung maging sociable sa kahit na sinong tao. Honest. Hindi ka lang basta-basta nag-i-inform. Dapat totoo. Dapat credible lahat ng sasabihin mo. Honest ba ako? Yes. And naniniwala ako na pag nasa media ka, dapat honest ka. Then next, curious. Curious. Ba't ko ba ito nilagay? Hindi, kasi ganito yan. Dapat hindi ka lang nag-i-stay sa kung ano yung meron na. Kumbaga, you desire to learn more. Gusto mo pang malaman, hindi yung dahil ganito na yung napatunayan, ito na lang yung gagamitin mo, ito na lang yung gagawin mo. Kailangan, you look for more. And curious ba ako? Yes. Kasi first year pa lang ako eh. So, gusto ko pang matuto. Marami pa akong kailangan matutunan. Then next is, has sympathy and empathy. Yan, talagang, ito talaga yung feeling ko kailangan ng isang devcom practitioner. Kasi, how can you help people if hindi mo naiintindihan? If hindi mo maramdaman or mailagay yung sarili mo dun sa sitwasyon nila. Then next, seek change. So, ano nga ba yung devcom? Catalyst for change, diba? So, if hindi ka nagsisik ng change bilang devcom practitioner, nasan yung development doon? Paano ka maghahanap ng paano mo mailalagay yung development kung ayaw mo naman ng bago? Sa skills, dapat meron kang strong writing skills. So, ako kasi creative writing talaga yung gusto ko. So, strong writing skills. Kasi kahit saan kayo din magsusulat kayo eh. Sa poster, may mga nakasulat, di ba? So, video, may mga nakasulat. Para mas ma-interpret yung mga bagay-bagay. Pagawa kayo ng maraming papers. So, kailangan talaga meron kang strong writing skill. Then, next, good communication skills. Dapat, ano, syempre, devcom na. Dapat, meron kang communication skills. Dapat din non-verbal since marami nga kayong gagawin na kung ano-ano. Ako, hindi ko pa ito nai-improve. Ito talaga yung problema ko, diba? Kasi nga kanina sabi ko introvert ako. So, ito talaga yung problema ko. Hindi talaga ako magaling makipag-usap, makipag-socialize. Then, next is development-oriented. Siyempre, understood naman na siguro yun, development-oriented dapat. Development-oriented ba ako? So, yes. Ano nga ba yung role ko bilang isang devcom practitioner? Siyempre, to communicate
solutions for sustainable development, to promote change. Pero napakadaling sabihin, pero sobrang hirap gawin. Kasi madaming factors na kailangan mong isipin yung kagaya ng beliefs, cultures. Pero higit sa lahat, kailangan mo talagang malaman kung ano yung opinion ng tao. Kung ano talaga yung gusto. Nung una, pumasok ako sa DevCom, gusto ko lang kumita ng pera. Gusto ko lang makagraduate, tsaka kumita ng pera, syempre after. Pero habang tumatagal, talagang namulat yung mukha. Kung para saan nga ba talaga kaming mga DevCom. Para sa mga tao, yung mga voiceless tao. Ngayon, ginagalingan ko mag-aral para in the future, magalingan ko rin tumulong sa mga tao. Para sa akin, ang role ko as a DevCom, hindi lang basta mag-communicate, maghanap ng solusyon for development, kundi para tumulong. So, yun lang guys. So, nagtatapos ang aking vlog. And, see you on my next video. Bye!